Classic looks ba ang hanap mo sa motor? Yamaha XSR155. Ang makina nito ay liquid-cooled, 4-stroke single overhead cam, 4 valves, na may lakas na 19.04 horsepower at 10,000 RPM, na may 14.7 Nm of torque at 8,500 RPM, at may engine displacement na 155cc. Equipped na din ito ng VVA na magbibigay sa iyo ng power sa low to mid to high RPM. Equipped na din ito ng assist and slip per clutch na di maglalak ang rear wheel mo sa mga sudden downshift at nagpapasmooth sa kada cambio mo. Timeless tank design na high quality na materials ang ginamit dito at ang design nito ay napaka-comfort sa riding position mo. Samahan mo pa na meron itong tank capacity na 10 liters at may fuel consumption average na 48.58 kilometers per liter, pero syempre depende pa rin yan sa riding style mo at kondisyon ng kalsada. Heritage seat na di lang maporma, napaka-comfort din sa puwet. Meron na din itong handcrafted aluminum sa likuran at sa may head headlight na magpapaklasik sa datingan nito. LED na din ang headlight at taillight nito na classic pero modern feel. Samahan mo pa ng full LCD speedometer na retro style pero modern technology na din na easy to read panel. Dual purpose tires na kahit kanong kalsada ng Pinas ay kayang-kaya. Equip na din ito ng upside down front suspension na magbibigay sa iyo ng magandang handling sa kada biro mo. Delta box frame na talagang napakatibay na chassis. Samahan mo pa ng aluminum swing arm. SRP 182,000. Available yan dito sa MC Motorcycle City, Angeles. Pwede yung credit card, cash, installment, at bank transfer. Para sa specs ng XSR155, engine type liquid-cooled, 4-stroke single overhead cam, 4 valves, BVA, cylinder arrangement single cylinder, displacement 155cc, bore and stroke 58.0 by 58.7 mm, compression ratio 11.6 to 1, maximum horsepower 19.04 horsepower at 10,000 RPM, maximum torque 14.7 Nm of torque at 8,500 RPM, starting system electric starter, lubrication system wet sump, engine oil capacity 1.05 liters, fuel supply system fuel injection, clutch type wet multiple disc, transmission type constant mesh 6-speed, frame type diamond, front suspension upside down fork, rear suspension link monoshock, front tire 110x70x17 tubeless yan at sa kanyang rear 140x70x17 tubeless din yan, front brake at ang kanyang rear brake ay hydraulic single disc brake, overall length 2005 mm, overall width 805 mm, overall height 1080 mm, seat height 810 mm, wheelbase 1330 mm, minimum ground clearance 170 mm, wet weight kasama kanyang langis at kanyang full tank 134 kg, fuel tank capacity 10 liters. What's up mga soy, nandito tayo ngayon sa MC Motorcycle City, Angeles City, para i-vlog tong XSR155. So 2024 model to, napakaganda ng kulay nito sa personal, gloss siya mga soy. Susubukan natin yung seat height niya, side kung 510 or inseam na 32. Unang upo. Uy. Yan, kita nyo naman, di naman tayo tiptoe, pero medyo angat lang siya ng konti. Kasi malapad yung kanyang upuan. So, sa height kong 5'10", inseam na 32, lapat. Tapos, napakaganda ng kapit ng legs nyo dito mga soy. Sa ergonomics, napaka-relax niya. Sa long ride, siguradong chill to. Tapos, yung ano niya, digital meter panel, kitang-kita naman mga soy. Side mirror, para sa akin, kailangan mong palitan to para magbuka ka siyang classic talaga mga soy. Yung bilog o kaya end bar mo para mas maganda. So okay naman yung seat niya sa akin. Saka napakagaan ng motor na to mga soy. Kahit bulky siya tignan. So kung gusto niyong i-avail to, available yan sa MC Motorcycle City, Angeles City. Available yung credit card, cash, installment, at bank transfer. What's up mga soy? Ito pala ang XSR155 ni Yamaha na classic looks ang datingan niya. Bali yung pinakasusiya niya mga soy, napakaganda o, di ba? Premium na premium. Tapos meron na rin siyang shutter key. Ito yung shutter key na to mga soy. So, lagyan natin susi niya. So, itong shutter key na to mga soy, pag ilalapat mo yan, dito yan o. Para malak mo. So, iwas sikwat sa mga kawatan kasi kailangan mo to para mabuksan to. Pag o-open mo, ganyan lang naman siya mga soy. Very basic. Lalapat mo lang itong susi. Yun. Tapos, ito na yun. Lagyan na natin dyan. So, una mapapansin dito sa XSR ay ang kanyang headlight. Yan, LED na yung kanyang DRL. Pati yung pinaka-headlight niya, LED. Pero yung kanyang turn signal is bulb type siya. Pagdating dito sa kanyang suspension, napakaganda rin. Kasi upside down fork na yan na napakakapal. Diba?
So premium talaga yung quality ng datingan niya. Yung fender niya, plastic to. So napakaganda rin ng blend ng kulay ng gold black dito sa XSR 155. Gloss black siya. Naka-disc brake ka na sa harapan. Two-pot, pero hindi siya equipped ng ABS. At ang gulong mo dito, ang size naman niya ay 110x70x17. Naka-liquid cooled ka dito na ito yung sukat niya. So hindi naman siya ganun kalakihan, pero mas maganda, bilhin mo siya ng protector kasi iwas. Pag napasukan niya ng mga bato-bato or ano mga soy, mas malaking gasas mo pag nabutas to, no? So maganda, meron kang ano, protection dyan. Ito yung side profile niya dito sa pinaka-preno sa likuran. So magandang quality yung makina niya, oh. Buong-buo naman eh, napakagandang tignan. Dito yung kanyang spark plug. At yung chassis niya, napakaganda rin tignan. Napakalaki talaga, napakapal. Halos same siya ng mga XSR na big bike yung datingan mga soy. Yung chassis niya, napakaganda talaga. Nagpapa-premium din dito yung kanyang Yamaha na gold type. Tapos gloss to, mga soy, plastic lang. XSR na may gold na naman. Tapos meron siya dito ang aluminum na konting design para magmukha talaga siyang classic. At ang yung putres ng backride mo, maganda rin. Nagbagay siya mga soy kasi tingnan yung kulay ng chassis niya, di ba? Blend. Yung butso niya, plastic lang tong hit guard mo. At isa lang yung butas. Yan. So, plastic to. Napakaganda rin ng design. Bumagay din. Single pot siya sa likuran. Round type disc brake. Pero hindi siya equipped rin ng ABS. Ang gulong mo naman sa likuran ay 140x70x17. Napakalinis ng ano niya dito mga soy. Pinaka-underneath niya. No? Napakaganda tignan. Bulb type lang to. Pagsisindihan natin. Ayan. So, yan yung pinaka taillight niya. Papasuyo kay Jao yung preno niya. Yan. Yun. So, ganun yung ilaw niya pag napreno. Thanks, Jao. Ayan, pati sa likuran, no? Yan. So, may ano ka dito, ilaw para sa plaka mo. May reflector. Pero para sa akin, mas maganda tanggalin to eh. Para lumitaw lahat to, mga soy. Para sa akin lang. Yung kadena niya, yung cover niya, plastic. Pinaka dicambio niya, mga soy. Meron pa siyang, ano pala, sensor. Pag ikaw ay napasobra ng liko, pinaka-sensor mo to sa banking. Tapos napakahaba ng extension niya, di ba? Stick. So, one down, five up din to, mga soy. Tapos, dito, yung pinakalagayan ng coolant mo, ayan. Plastic tong pinaka, ano to, bash plate ba, ang tawag dito, or engine guard, mga soy. Yan, so, same lang. Yung upo niya, napakaganda rin. Napakalambot. Hindi ko alam para saan to. Lagayan siguro ng mga gamit, konti. Ayan. Yan, oh. So, may space pa dito. So, wala kang malalagay dito sa kanyang under seat storage kasi talaga napakaliit lang. Buksan natin, ah. Pakita ko sa inyo. Yun. Ayan. So, yung pinaka under seat storage niya, ito lang. Wala ka halos malalagay. Ayan. Ang katunayan na ano lang. Wala talaga. Ito, para saan to, Jao? Yan yung sa mga booklet. Ayan. Dito pala nalagay yung booklet saka tools. Ito yung tools nyo. Yan lang mga soy. So napakaliit ng spacious niya. Pero plastic to, no, Jao? Plastic yun. So go. Thank you. Pagbabalik nyo siya, napakadali lang naman eh. Ilalapat nyo ito. Yan, ito yung pinaka palatandaan nyo dito mga soy. Baka bigla kayong magkamali. Ma-GG yan. Tapos tutunog lang yata yun. Yun na. Yun. Yun. Thanks, Jao. Alright. XSR. Naka-inbose na naman yung logo ng XSR. Tapos napakaganda ng kanyang tank, no? Plastic. Tapos pag-on natin yung pinaka panel gauge ng XSR. Ganito yung tsura niya. Ganito yung pinaka-animation niya. Yan. Napakaganda ng animation, no? So, digital na siya, pero meron na siyang fuel gauge. Tapos, meron pa siyang button dito ng ECB na isa. BL2 kilometers per liter. May orasan. Wala siyang voltmeter. Wala siya, mga soy. Voltmeter, wala lang siyang voltmeter. Yun lang yung parang missing sa kanya. Adjustable naman yung clutch niya mga soy. Classic dito yan tina. Pero yung sa harapan ay hindi. Ito yung kanyang on and off. So engine kill, start, doon na siya. Tapos busina, ito. Lakas. May passing light na rin siya. At dito yung high beam, low beam. Turn signal left, right. Wala siyang hazard mga soy. So available yan dito sa MC Motorcycle City, Angeles City. So kung gusto nyo mag-inquire ay ito si Mimi, sasabihin niya sa inyo ang process. Hello mga ka-MC,
So for today's video, meron tayong Yamaha XSR 155. Ang SRP nito, 182,000 pesos. For down payment, 13,700 pesos. For 1 year monthly amortization, 19,523. For 2 years monthly amortization, 11,972. And for 3 years monthly amortization, 9,512 pesos. And then may rebate tayong 200 pesos. So, inclusions are TPL insurance or third-party liability, pre-PMS labor, pre-helmet, and pre-3 years LTO registration. List of requirements for private employee, COE with compensation or 1 month latest payslip, company ID, 1 valid ID, and 1 proof of billing. For self-employed o sa mga nagbi-business naman, mayor's business permit, 1 valid ID, 1 proof of billing. And sa mga remittance or pinapadalhan naman, 3 months latest remittance slip, 1 valid ID, and 1 proof of billing. Visit us here in Motorcycle City, Angeles. We are located here in Unit 1, Ground Floor, Hanyals Building, P.D. Guzman Corner, Claro M. Recto, Angeles City, Pampanga. Pwede itong i-avail sa cash, installment, credit card, and sa credit card natin, plus 6% for the thermal fee and bank transfer. At dito ko na lang tatapusin ang vlog. Maraming salamat po sa lahat ng nanood. Please follow nyo po ang page at i-share at i-like nyo na rin po. Maraming salamat. Ingat kayo. Ride safe!